Magandang araw at magandang buhay dyan mga Karp. So nagbabalik na naman ako, Archery. Ayan, welcome back sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon mga Karp sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Along MacArthur Highway lang yan dito sa Binyang Second, Bukawi, Bulacan. Ayan. So na marites ako mga Karp. Meron daw sila dito Project Mountain Bike, Mountain Peak, Everest. Ayan, so nagpunta agad ako dito para ma-bike check ito. Ayan, pero bago yun, mga Karp, magpapakilala muna ako para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery. Ayan, gumagawa ako ng bike check videos, bike repair tips, unboxing. Ayan, at ngayon na humaling tayo sa pag-iisda. Ayan, sa mga susunod na araw, pet store naman ang ating pupuntahan. Ayan, so ano pang hinihintay natin mga Karp? Simulan natin ang bike check ng Mountain Peak Everest. So ayan mga Karp, namarites tayo rito kaya nagpunta tayo agad. So siyempre, sisimulan natin ang bike check sa kanyang timbang. Ang timbang nitong Mountain Peak na to, Mountain Peak Everest, ay tumitaging ting na 13 kilogram. Ayan. So basta project bikes, hindi siya tataas ng 14 kilogram. So 13 kilogram to mga Karp, size medium ang ating frame. So ito ay size 16. Sinukat natin yung situm na yan. At syempre sa pintura ng ating frame, glossy blue. Ito, yan ang kinang mga Karp. At smooth welding tayo rito. Smooth welding. Pero pagdating dito, maraming uod ng pagkaka-welding yan. Basta alloy, 6061. Ang ating frame, palagi meron dito. Ayan. At syempre, meron tayo dito ang internal cabling. May bakante rito. So, ano yan? Single. At ready to mingle. So, maghahanap yan ng kasama sa buhay. Ayan, bukod doon mga Karp, ito ay hydroforming quadruple batted tube. So, apat ang puwet na pwedeng umupo dyan. Ayan, no? Ayan. So, sa mga decals naman ito mga Karp, pintura. Ayan, pagdating dito, pintura pa rin. May Everest dito. Tapos may tuldok-tuldok. Meron din dito. Halos pintura ang mga decals niya mga Karp. Halos hindi siya pansinin dahil parehas naman dark blue saka black ang ating decals. Ayan. Pagdating naman dito sa kanyang seat tube, seat stay, wala siyang bridge mga Karp. Medyo bladed dito. Tapos dito pa square na siya. Ayan o. Nakalagay siyempre ang logo or ang motto ng Mountain Peak, Ride Without Limitation. At pagdating sa dropout, napapalitan, uy, true axle. True yan, hindi yan false mga Karp. Oh. At syempre, ang chainstay niya, ang lapad. Promise mga Karp. Ang lapad nito. Oh. Mga 2 inches and above to. Yan. Pero wala pa rin siyang bridge mga Karp. At meron siya doon FD stopper para kung sakaling gusto mo maglagay ng FD, pwede mong lagyan. So malamang at sa malamang, down po lang FD na gagamitin niya para dito'y kaklap. Dito mo ipapasok. At dito mo ilalabas. Ayan. So kung may pinasok ha, syempre meron kang ilalabas. Ayan, labas-pasok lang yan. O. At syempre dito sa head tube, ang head tube natin mga Karp ay tapered. Ayan, nakasulat na. O. Walang daya. Tapered, 42-52. Ayan. At ang haba ng ating head tube ay sinukat ko 110 mm ang haba niyan. Ayan, katamtaman lang ang haba ng ating head tube na may logo ng Mountain Peak. Ayan, no? At syempre, ang ating suspension fork are air fork. Air fork, hindi yan air fork, ha? Ito, may manual lakal tayo. Ayan, may fine tuning. Made from aluminum. Ayan, ang ganda nito. Aerovic ABS Plus. Kala ko ABS-CBN, ano? Tapos ito yung air bag cover. Dito nilalagyan o hinahanginan ng hangin. Ayan. So, aluminum alloy, alloy ang ating lower. Alloy ang crown, alloy ang arch. At tingnan natin ang steerer tube. Ay, malamang at sa malamang mga Karp. Tapered din ang ating steerer tube. Ang ganda nito. At syempre ang extension natin ay 122 mm. May kahabaan ang ating extension. At syempre meron tayong rubber dito na rubber indicator ng iyong sag. So para sa akin mga Karp, okay na to. Yan, huwag kayong lalagpas ng kalahati. Siyempre, ayan ay gawa ng Aerovic Ride the World 27.5. Pag pinagsama natin yung logo or yung motto ng Aerovic sa Mountain Peak, Ride the World Without Limitation. Okay, kita nyo naman. Tugman-tugma.
Oh, di ba? Ang ganda nito, mga car. At ang ating hubs. Ayun. Dito sa harapan, mga car, quick release. Ayan, naka-quick release tayo. Pero sa likuran, naka-true axle naman tayo. Ayan. At ang hubs natin ay Heroic AM 8.6. Parang pagkain sa inasal. AM. Di ba? AM1, AM2, AM1.5. Gawa yan ng Heroic. Sealed bearing yan sa malamang na sa malamang, mga car. Alloy to yung cup. Alloy din ang ating hubs. Tapos yung pinturan, hatikas nyo rito, nakakapako. At bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs. 32 pieces din ang ating spokes na stainless yan, stainless. At syempre, 32 holes din ang ating aluminum alloy na rims na gawa ng Heroic. Tubeless ready yan, mga ka-RR po. Double wall. Ayan. At ang ganda nito. Ang lapad ng ating rims, mga ka-RR. Ang ganda nito. Oh, at ang ating gulong ay Innova Pro. Yan yung gulong ng kotse. Hindi, joke lang. Transformers. Nagbabago yan sa gabi, mga ka-RR. Oh, di ba? Gum wall. Kung hindi ako nagkakamali sa ating gulong. At ang ating knobs, ang lalayo ng knobs. Parang magkakagalit-galit yung mga knobs natin, no? Pero ang lalaki niya, mga carp. Ayan. At ang size niya, nawawala ang size. Ayun, 27.5 by 2.25. Ayan, syempre sa kabila, ganun pa rin, Heroic. AM 8.6 ang ating knobs. Nakakalimutan ko na yung 32 holes, 32 spokes, 27.5 na tubeless ready na rims na gawa ng Heroic. At syempre, Innova Pro Transformers na 27.5 by 2.25 na gulong. O yun, kita nyo naman, no? Ganda na ito. Syempre, dito tayo ngayon sa ating, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na. Sa ating cags. Ayan. Ang cags natin, bilangin natin. O isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Labing isang speed na ang tatak ay Sagnit aluminum 7075 11 teeth 250 teeth yaita ito, mga carb, silipin natin. Ayan, 11 to 50 teeth. Ayan, laban na laban to sa ahon. At syempre ang ating RDI L2AX, ito yung 11 speed made from aluminum yung kanyang merong gawa kasi ang L2 na L2A9 naman yun, pero 11 speed plastic lang yung ganito. Ito AX naman to, 11 speed pero aluminum to. Ayan, ang ganda nito, mga curve. Tapos ang pulley natin standard, ay hindi, oversize to, mga curve. Oversize ang pulley dito, then oversize din yung pulley dito. Ang ganda, oh. At ang kadena natin black and silver, pwedeng itong gawing porcelas. Yan, pang regalo sa Valentine. So, nakalagay X11. KMC ang tatak. At syempre, dito tayo sa crankset. Etong crankset na to, mga curb. Ito yung sinasabi ko na pwedeng pang hambalos. Ayan, trident. So, kung hindi ako nagkakamali, mountain peak din to. Kasi may trident dito, eh. Ang lapad ng crank arm niya, mga curb. Ito na siguro ang pinakamalapad na crank arm na nakita ko. Ayan, di ba? Pro wheel pala to, mga ka-herb. Ayan, nakita ko. Pro wheel force MPPTT 170mm. Siguro ito lang yung trident. Ayan, mga ka-herb. Ayan, removable chainring to. Nandito sa likod yung tornilyo. Nandito sa likod. Hindi nakikita rito, eh. Medyo nakatago. Siyempre, hollow tech yan. May tasbo. Di ba? At ang ating BB, buti pa yung bike, may BB. Ang BB niya, mga curb, ay Sagnit. Tapos ang ating pedal ay Ragusa. Ayan, ball bearing type. Aluminum, made of aluminum to. Ayan. At ang ating seat clamp ay made from aluminum alloy din, 34.9. Aluminum alloy din ang ating seat post na gawa ng Sagnit. Nakalagay ay Sagnit metal. Ang ganda, parang ano to. Napaka-linis tingnan, mga curb. Silver. Ayan. Wala yata pintura yung mga ganitong itsura. Double bolt.
Ayan, straight na straight ang ating seat post. Ang upuan natin mga ka-erp, heroic, may butas sa gitna. So, dalo yan ang ihi at singawan ng utot yan. Ayan, antigas ng puwet. Ay, antigas ng puwet. Antigas ng pum. Ayan mga ka-erp. O, di ba? So, kung ayaw mo dito, dito mo nalang pasingawin yung utot mo. Taas mo konti yung puwet mo, then utot ka dyan. Ayan, di ba? Taas ang haba at ang taba nito. Oh, sa mga mahihilig sa mataba at mahaba, lapit na Valentine. At syempre, itong stem natin, na negative to, pag ginawa mong baliktad yan, medyo nakaangat na yan. Ayan, nakalagay, negative 17. 70 millimeter. Mountain peak yata ito. O, oh, mountain peak mga curve, ang ating stem. Ayan. At syempre, ang ating headset, mountain peak pa rin. Ayan, nakalagay na nga, oh, mountain peak. Ang dami ng ating, ano. Uy, isa lang pala ito mga curve. Yung spacer natin dito, isa lang. So, dalawa lang pagpipilihan mo. Either ilagay mo rito, o ilagay mo sa taas. Ayan, ako, yung dalawang bike ko, nasa taas ang spacer. At ito mga ka-erp, ang haba nito. Ang haba ng handlebar nito. Mountain peak, made of alloy pa rin yan. 800 millimeter ang haba. Talaga mahaba ito mga ka-erp. Ayan, no? Tapos yung ating grip, goma. Ang ganda mga ka-erp. The bomb. Oh, baka sumahabog to, may dugo, ay may dugo. May bungo-bungo pa, oh. Nakikita nyo naman. Siyempre, double lock. Merong lock sa inside, merong lock sa outside. Aluminum yan. Tapos, siyempre, merong rubber end cap dito. Kaya, ingat lang, baka mawala. Oh, kakaiba ang ating, ano, hydraulic brakes, mga curb. Ano to? Wrong loon. Ayan. Pero, ang ganda nung, ano niya, nung pagkakapindot niya. Ang sarap pindutin niya, mga curb po. Oh. Yeah, mapa-comment naman mga ka-erp kung na-experience niya itong wrong loom. Pero base sa itsura niya mukhang ang ganda na ito mga ka-erp. Ang ganda ng pagkaka-finish niya. Hindi kagaya sa mga iba kung nakikita na bago lang sa aking paningin. Siyempre ang ating shifter ay L2AX. Tingnan natin. Push. Ah, push-push lang ito mga ka-erp. Oh, push-push lang. Hindi pwedeng i-pull dito. Push-push-push. Push-push-push. Push. Ayan. So, sa kabila, wala kang makikita kasi naka-single yan. Huwag kang maganap. Di ba? O, di. Siyempre, ganun pa rin. Wrong loon. Tapos, the bomb na grip na may bungo. O, ayan, o. At dito tayo ngayon, mga ka-erp, sa kanyang caliper. Ang caliper niya, parang ganun pa rin. May letter R. Wrong loon na post mount. Siyempre, ang ganda. Tingnan natin kung natatanggal yung brake pad. Ay, hindi natatanggal yung brake pad, mga ka-erp. So, tatanggalin mo yung buong caliper para ma-service mo tong brake pad. At ang rotor niya, 160 millimeter ang rotor. So, yung pangkaraniwang nakikita natin sa mga bikes. So, siyempre sa kabila. Ito yung kabilang side, mga ka-erp, ng ating brake caliper. Naka-post mount pa rin, nasa loob ng frame. JMSSSFF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 F
meron 160mm na rotor. Ayan, ang ganda, basta true axle. Pero panalo. Ang ganda na ito, syempre. Oh. Oh, ito yung kabila ng crank arm, NPP. Again, mga ka-air, pro wheel ito. Ayan, pro wheel. Kala ko kanina, mountain peak, kasi may nakalagay dun na ano, Trident. Ayan, oh, nandito yung shuriken. Syempre, may lalagyan na lang malamig na inumin na. So, panalo mga ka-herbs. So, panuli natin to. Sayang mga ka-herb, ang ating bike check na kanilang project, Mountain Peak Everest. Ayan, nagkakalaga nga pala to ng 28,000 pesos sa cash. Ayan, cash yun, cash. Pero tumatanggap sila dito mga ka-herb ng hulugan. Ayan, nasa na ba yung tarpaulin nila? Ayan, tumatanggap sila dito ng hulugan. Kung gusto mong kunin to, ayan. So, inquire na lang kayo dito tungkol sa hulugan. Ilalagay ko sa description yung kanilang Facebook link, contact number at Google Map para sa mga gusto mag-avail. Either cash, 28,000 or installment. Via, ano to? Meron silang sariling hulugan. Ayan mga ka-herb. In-house. Ayan, in-house kung tawagin. So, marami pa sila ritong binibentang bike. So, ayun pa mga ka-herb sa kabila. Oh. Ayan, so ang dami oh. Tapos meron pa silang bagong project bike dito. May binubuo na naman na project bike at may project bike doon. So hanggang dito lang mga ka-herb.
Maraming salamat sa panonood. Kita kayo sa susunod na video. Road to 10,000 tayo. Maraming salamat. Kita kayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.